Umabot na sa higit 41,000 ang namatay sa magnitude 7.8 na lindol sa Turkey at Syria. Patuloy naman ang rescue operations sa kabila ng lumilit na tsansang makahanap ng mga survivor. Narito ang report. Siyam na araw nang lumipas mula nang tumama ang magnitude 7.8 na lindol sa Turkey. Hindi man tumigil sa paghukay sa kabila ng pagod at puyat, malapit na raw silang mawalan ng pag-asa na may matatagpuan pa silang buhay sa ilalim ng mga guho. Kaya naman ganun na lamang ang tuwa nila nang sa madilim na butas na yan, isang boses ang kanilang narinig. At ilang saglit pa, isang kamay ang kanilang nakita. Kumaway siya sa mga rescuer at humingi ng saklolo. Agad namang kumilos ang mga nakakitang rescuer. Kalaunan, nasagip nila ang survivor na isang lola. Maingat namang kumilos sa mga rescuer na ito habang kinukuha ang isang babae sa isa pang gumuhong gusali. Nanlalata at hindi na makakilos ang babae ng mahugot na mga sumaklolo. Pahirapan naman ang pagsagip sa 77-anyos na lalaking ito sa lungsod naman ng Adyaman. Makipot lamang espasyong ginagalawan ng mga rescuer. Sa kabila niyan, tagumpay naman nilang nasagip ang lolo. Hindi bababa sa 9 na survivors pa ang na-rescue mula sa mga gumuong gusali sa Turkey kahapon. Mga kwento ng milagro nang maituturing ang pagsagip sa mga nasabing residente. Sa kabilayan ng pinapatigil na search and rescue operation sa ilang bahagi ng Turkey. Bukod kasi sa lumilit na tsansa para makaharap ng survivors, mas tinututukan na ng kanilang gobyerno sa ngayon ang pagtulong sa milyong-milyong nawalan ng bahay. Sinimulan na rin ang demolition sa mga napinsalang gusali para hindi na gumuho at magdulot pa ng panibagong pinsala. Sa kabuuan, umabot na sa higit 41,000 ang nasawi dahil sa lindol. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5!